Mismo ang alkalde ng Davao City nagmaneho ng taxi. Ang sabi ni Mayor Rodrigo Duterte, gusto raw niya kasing malaman ang sitwasyon sa kanilang lungsod. Malas na lang daw kung may hold-upper na makasakay sa kanyang taxi. Nakatutok si Teco Campo ng GMA Davao. Kumakalat ngayon sa Facebook ang larawan ni Mayor Duterte habang nagmamaneho ng taxi. Pabirong sinabi ni Duterte noong una, kulang daw ang sweldo ng mayor kaya tumasideline siya bilang taxi driver sa gabi. Pagbalik sa seryosong usapan, gusto raw mapulsuan ni Duterte ang totoong sitwasyon sa kanyang lungsod. Makita na ko ang larawan na tinuod. Magpatrolya ko, kauban ako ng mga security, do ka pick up na. At kapag may nagsusumbong na talamak ang hold-upan sa lugar, siguradong lalabas siya at malas na lang daw ng hold-upper kung makasakay sa taxi niya. Kanang na yung mga reklamo na mayor, dagas babahada, dagang hold-upan na, musuroy ko niya. Na ako yung makitaan. Ipinagmamalaki ng pamalang lungsod ng Davao na isa ang Davao City sa tinaguriang safest city in the world ayon sa website na numbio.com. Gayunpaman, hindi pa rin humuhupa ang sinasabing mga human rights violation o ilegal na pamamaraan ng pagresolba ng krimen tulad ng pagpatay at pagkidnap sa mga nahuhuling suspect. Dati nang sinabi ni Duterte na hayaang mag-imbestiga ang CHR tungkol sa mga ganitong reklamo. Bukod sa pagmamaneho ng taxi, pinagkaguluhan din si Duterte kahapon na mag-opisina sa labas ng City Hall. Brownout daw sa loob ng City Hall dahil may pumutok na isang transformer. Madilim sa loob ng kanyang opisina at siksikan pa ang mga tao. Natuwa naman ang mga Dabawenyo sa bagong pakulo ng mayor. Butan yung guys si Mayor Kay, ang mga tao yung magyunggi priority pag asikaso gani. Mula sa Davao City, Teco Campo, nakatutok 24 oras.